pag-aaral. Sa oras na ito, ay ating pag-uusapan ang iba't ibang small hand tools and equipments na kadalasang ginagamit natin sa bread and paste production. So, magsimula tayo sa mga measuring tools and equipment. So, ito yung ating weighing scale. Ang weighing scale natin ay ginagamit to measure large quantity of ingredients. Meron din tayong tinatawag na analog. Ito analog, which is, ito po yung analog, and meron tayong tinatawag na digital. So, yung digital natin, ito naman po yung merong digital display na electronic po siya. So, this is our weighing scale, and let's move on to our measuring cups. Okay, so measuring cups ay ginagamit, okay, to measure ingredients by volume. Unlike ng ating measuring, ng weighing scale, yung weighing scale natin ginagamit siya to measure by weight. So, weighing scale is by weight, while measuring cups by volume. So, as you can see, ang measuring cup, meron tayong dalawang klase. So, we have liquid measuring cup and we have dry measuring cup. So, dry measuring cup, obviously, ginagamit po natin siya to measure dry ingredients. And this one ay para naman sa liquid ingredients. So, ang dry measuring cup, isang set po siya. Merong iba't ibang measurement kada cup. Okay? While itong liquid ingredients naman, merong siya, isang cup lang siya na kung saan makikita natin yung iba't ibang measurement na naka-graduation. Meron siyang graduation. Okay? So, this is liquid measuring cup and dry measuring cup. So, we've done with weighing scale and measuring cup. Ito naman yung measuring spoon. So, as you can see, iba-iba yung sizes niya. So, depende rin sa sukat ng o volume ng gagamitin nating ingredients. So now let's move on to mixing tools and equipment. So this one is what we call whisk. So, from the name itself, ginagamit natin to whisk. Okay? To whisk the ingredients or to whip the ingredients. So, this is whisk. Then, this one is okay, the egg beater. So, from the name itself, okay, so it is used to beat an egg. So, as you can see, okay, itong isa naman na to, ito yung tinatawag natin na rotary egg beater. Why? Sapagkat ito ay umiikot. So, it's rotating rotary, and this is egg beater, rotary egg beater. So, let's move on. So, this is wooden spoon. Okay, wooden spoon, it is used to stir. Okay, especially pag tayo ay mag-mix or mag-prepare ng syrup. Okay, so this is wooden spoon made of wood. Okay, so let's move on to rubber scraper. Rubber scraper, ginagamit natin to scrape. Okay, to scrape ingredients in the mixing bowl, especially the wet mixture natin. Then, it is used also to do the process or the method of cut and fold. Okay, so another one is the mixing bowl. Okay, so mixing bowl, actually, it has different sizes. So, iba-iba yung sizes niya, depende sa dami ng ingredients na ating gagamitin. So, this is mixing bowl, dito natin minimix ang ingredients. Okay, so another one is the rolling pin. So, it is used to flatten the dough. Okay, this is rolling pin, and itong hawak ko ngayon ay made of wood. Although, meron siyang iba't-ibang components, pwede siyang made of metal, or made of wood and even plastic. So, this is rolling pin. Okay. So, another one is the flour sifter. So, meron tayong dalawang uri ng flour sifter. So, itong isang ito is yung tinatawag nating pitcher type. Okay. So, these two are flour sifter. So, it is used to sift the flour. So, flour sifter. Okay. Another one is the ladle. So, ladle, ginagamit natin to, okay, kapag nagpe-prepare tayo o we are transferring syrup to the container from the saucepan. Okay. Then, this is, okay, ito yung tinatawag natin na pastry brush. Okay. So, ginagamit siya kapag tayo po ay nag-grease ng pan. Okay. So, this is pastry brush. Okay. So, let's move on to another part, which is cutting tools. So, cutting tools, siyempre, ginagamit siya to cut or anything. Okay, so let's start with grater. Okay, so grater, it is used to grate ingredients, for example, cheese. So kapag tayo ay maggagamit ng cheese as a toppings and garnishing ng cake, so ginagamit natin is grater.
Okay. So let's move on to another one, which is okay, pastry wheel. So pastry wheel, okay, it is used to cut pies. Okay? So for example, kapag tayo ay magpo-portion ng buko pie, ng pineapple pie. So we use pastry wheel. And then another one, okay, the kitchen knives. Okay, kitchen knives used to cut ingredients at katandem po niya, lagi niyang kasama, siyempre pag magka-cut tayo ng ingredients, we use cutting boards. So, knives and cutting boards. And another one is the bread knives or serrated knife. So, ito yung ginagamit natin, okay, as you can see, but it's serrated. So, ginagamit natin siya to cut the breads or the baked breads. Okay, so these are bread knife. So, those are cutting tools. Okay, so let's move on to our pans. Okay, pans. So, mga molders natin. So, here, okay, ito yung tinatawag nating, okay, ito yung tinatawag nating round pan. So, meron siyang iba't ibang sizes, pwedeng 10 inches, 8 inches, depende sa laki ng product o desired product natin. So, this is round pan. And another one is the tart molder or tart pan. So, ginagamit natin to in baking tarts. Okay. So, meron din siyang iba't ibang sizes. So, this used for tarts. And let's move on to this one. This is used for muffins. Okay. So, ang tawag po dito is muffin pan. So, as you can see, meron din po siyang iba't ibang sizes. Okay. So, ito ay ginagamit to bake cupcakes or iba't ibang uri ng muffins. Okay. So, this is muffin pan. These are muffin pan. Then, let's move on. Okay. To... Okay, this is rectangular pan. Okay, so kung tayo ay magbibake ng cake na rectangular shape, so ito po yung gagamitin nating pan. And this one is the baking sheet or what we call cookie sheet. Okay, so yatawag po siyang baking sheet or cookie sheet. So dito natin binibake ang mga drop cookies. So then this one is for loaf pan. This one is for loaf bread. So, dito natin binibake, nilalagay ang loaf bread, okay, bago natin ilagay sa oven. So, these are loaf pan. So, this is used for loaf bread. And this one is the center tube pan. So, this is center tube pan. So, as you can see, di ba, kaya siya tinawag ng center tube. Sapagkat kapag na-bake na natin yung product, meron siyang tube sa gitna. Okay, so this is center tube pan and usually ginagamit po siya sa mga chiffon cake. Okay, so this one is the pie pan. Okay, pie pan. So ginagamit natin to bake pies. Okay, pies. So as you can see, meron din siyang iba't ibang sizes at itong hawak ko is medium size, 8 inches. Okay, so pie pan. And this one is square pan. So, kapag mag-bake tayo ng cake na square shape, so we use square pan. So, those are common pans na ginagamit natin sa bread and pastry production. So, let's move on to decorating tools. So, decorating tools, mga ginagamit sa pag-decorate ng cakes and pastries. So, the first one is the decorating tips. So, decorating tips, meron siyang iba't ibang design, okay? So, at meron siyang iba't ibang output. So, these are decorating tips. Yan. Itong hawak ko is made of metal at makakabili rin po tayo nito ng made of plastic. So, these are pastry tips. Okay. So, this one is cake fillers. Okay, fillers. So, ginagamit natin siya when applying icing dun sa ating base cake. So, kapag magde-decorate na tayo ng cake, ito po yung ginagamit natin. So, cake fillers. And also, kapag mag-apply tayo ng icing, pwede rin tayong gumamit ng spatula. So, itong spatula na ito, sometimes ginagamit natin din sa pag-measure ng flour and any dry ingredients, ginagamit natin to level off the ingredients on the measuring cup. So, these are spatula. And these are pastry combs. Okay, pastry combs. So meron siyang iba't ibang size, meron siyang iba't ibang design, as you can see. So these are pastry combs. So ginagamit din siya to decorate the cakes. Okay, and these are dough cutter. So actually, pwede siyang gamitin to, para sa pag-cut ng dough
But okay, so this is the primary use of locator. But pero pwede natin siyang gamitin to decorate cakes, okay, and to apply icing sa cake. So locator. And ito naman ang malaking tulong sa atin kapag nagde-decorate po tayo ng cakes. So these are cake turner. Okay, so as you can see, umiikot po siya para hindi tayo nahihirapan mag-decorate ng cakes. So may umiikot po siya. So yan. So these are decorating tools. Okay. So guys, marami pa tayong pwedeng gamitin na small hand tools na pwedeng idagdag natin to enhance our pag-produce ng cakes and pastries and breads. Okay, so those are decorating tools. And then, okay, so let's move on some equipments na meron tayo dito. So, ito naman yung tinatawag nating stand mixer. So, stand mixer, meron siyang iba't ibang attachment. Ito yung paddle attachment, and ito naman yung hook attachment. So guys, for your information, ginagamit po natin to make a meringue or to mix a meringue and ng ating icing. At ito naman ginagamit for dough. So as you can see, ito po yung ating stand mixer. And with regard to mixer, meron tayong mas maliit na mixer dito, which is our hand mixer. Okay, so makikita po natin, di ba, this our hand mixer. Okay, so same function siya, kaya lang mas malaki po itong stand mixer natin, at ito movable po siya. So mapapansin natin, same din po siya ng function, meron din siyang pang-mix ng icing. So guys, itong mixer na to, ito'y kailangan natin, 'di ba? Kasi mas mapapadali ang ating gawain sa pag-mix ng ating ingredients, especially in cakes. So, meron din tayo dito itong ating maliit na oven dito. Okay? So, itong oven natin, 'di ba? Nakita natin, ito yung ating thermometer. Okay, so ito yung nagme-measure ng init ng ating oven sa loob and yung itsura niya. So actually, okay, maliit po dito. Doon sa parte doon, meron po tayong mas malaking, okay, doon sa parte doon, okay, so meron tayong mas malaking oven. Okay, so mas malaki po siya at mas marami po tayong, kapag marami tayong ipuproduce, pwede tayong mag-bake dito mas marami. So ito yung tinatawag nating deck oven. So deck oven kasi yan, meron po siyang deck. So merong first deck and second deck. So ito po yung ating deck oven. Okay. So same nung maliit na oven, so meron din po siyang thermometer. And then ito po yung knob natin. Okay? To control the heat and the gas na sinusunog natin sa oven. So yan, so ito po yung nagko-control ng temperature. So kapag, okay, ito po yung naka-close, di ba? Nakasagad po siya sa right. Kapag inikot po natin siya dito, the more na i-turn to the left, mas lumalakas po yung apoy at lumalakas din po yung init. So, kaya every time na tayo po ay matatapos mag-bake, so kino-close po natin niya to the right. So, I hope na kayo po ay natuto. Okay, guys? So, sana matandaan nyo at kayo excited na mag-bake at matutong mag-bake ng cakes, ng breads, and anything na gusto nating pagkain na may kinalaman sa bread and pastry. Guys, maraming salamat sa inyo. I hope na kayo natuto, and if you have questions, just message me, okay? So, more clarification. God bless you. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon.